Good morning! Amen! So, nagagalak ba at talagang nag-aalab tayo sa ating pagkantahan? Amen! So, alam na natin na nagagalak ang Diyos, no? At siya ay tuwang-tuwa na nakikita ang kanyang mga anak na nagpupuri sa kanya. Amen! So, dadako tayo sa tithes and offering. Amen! So, pag tithes and offering na, dito na yung time na lumalabas na yung mga tao. Oh, yung nanonood, nagbe-break time. So may break time pa pala. So dapat patuloy po tayo nakikinig, even tithes, no? Meron pong mabuting magagawa ang tithes. At pag tithes, at sinasabi nila, pag tithes ay pera-pera na lamang. Hindi po kapatid. Amen? Pinapractice po tayo pagbabalik loob sa ating Diyos. Amen? Tithing is an important part of supporting your church. Kahit na wala kang finances, kapatid, yung sarili mo, tithes na po yan. Kasi nandun pa yung kalakasan mo na maglinis, maghugas, di ba? Mag-ayos, yung talent mo, di ba? So dapat nagsusuporta tayo sa ating church kasi hindi po mabubuo yan. Amen? Kung wala po tayo na nagtataguyod. Amen? But more than that, it's an important way for your congregation to feel connected to their larger community. So nagpapalawak po tayo ng Inglesia na ating Panginoon. They want to provide offerings. So, dati ay hayop. No? So, dati po yon kapatid. Alam nga naman na magdadala ka ng kambing. So, mag-iihaw pa tayo. Pwede rin po yun, pero dapat, no, babalansin po natin na hindi matatagalan. Amen? So pero mas madali ngayon, di ba, ang finances, yung ating pera. So, dun po natin nilalaan sa ating simbahan. Dapat mas madali para mas smooth ang ating, no, sistema na ating kongregasyon. And, they might be more inspired to give if I ask with the right message. So, pag meron tayong nakukuha ng mga magandang mensahe, mabuting mensahe sa atin, so, na-inspired tayo sa dapat nakikinig o nagbibigay pa tayo dahil ikakataba natin puso ang ating ginagawa at hindi naman ikakasama. Diba? Kung mawalan ka ng kahit na 10%, sa iyong sinasahod, sa iyong anong pinagkukunan ng iyong finances. So every way, no? Every way service can quickly become stale. That's why it's important to think of what new ways to make your ask, no? That can also enrich your service. So ang pag-offering natin maging sa ating sarili ay ito nagbibigay, no, ng mas mamadali, no, nakakayahan natin para may palago pa ang ating kongregasyon. And tithing is such a valuable act for all involved. So, binabalyo ito ng Diyos kung tayo po ay nagbabalik sa ating mga ikapo. So, look at this, no? There's an awesome result of tithes and offering that you receive now and you back to the Lord. So, there's a meditation for you na mas ini-encourage pa tayo na magbigay. Amen? So, this is the awesome result. So, number one, to make room for more blessing. Kasi kung nagbibigay ka, so mayroong ibabalik sa'yo. Amen? Anuin mo naman yung hindi ka nagbibigay, parang hawak mo na lahat, yung mga pagpapala. So, paano mo na mahawakan yung darating pa? Amen? So it also give an honor to God, yung pagbibigay mo. Kasi doon niya nakikita na nagmamalasakit ka sa kanyang kongregasyon at gusto mo na may palago pa. Gusto mo na meron pang ibang kapatiran na mahayo. Amen? Kasi hindi naman si Holy Spirit ang maggagasolina nating sasakyan. Di ba? Amen. It give enrich your life by giving. Amen. So pinapalago ang buhay mo, yung spiritualidad mo. Amen. It tests where is your heart. Tinetest yung puso mo kung saan ba talaga
No? Nilalaan mo yung kayamanan mo, yung pera mo. And it's giving connection to God. Nagko-connecta na tayo sa ating Diyos. Kaya ating mga binibigay, ating mga ikapo ay ating pong binibigay sa kanyang kingdom. And remember, where your heart came from, no, it's become the root, no? So, kung ano yung punot dulo ng yung pinagkakakitaan, no, ay dyan din ikaw lalago. So, nasa sa'yo yan kung ano yung, paano mo, no? Paano mo ginagamit yung wealth mo. So, mas maganda sana na nasa, may balik mo yung binigay sa iyo ng ating Panginoon. And lastly, it force for good and God. So, tinutulak ka ngayon sa mabuti para sa Diyos. At yun ang magandang balita na dapat natin na ibalik sa ating Panginoon. Amen? Kasi sinusuportahan ka nating Diyos. Pinapaalalahan ka. Baka sa dami ng yung mga kayamanan, nakukuha mo, pera mo, ay nakalimutan mo na maging magpasalamat sa Diyos. Inuuna mo pa pinasalamatan kung saan mo nakukuha. Dapat mas una mo pasalamatan ng Diyos kasi siya ang nagbigay sa iyo niyan. Amen? So, kailangan natin na yung mga ibinibigay natin dapat ay nasa kalooban ng Diyos. At maging sa puso mo, yung pagbibigay dapat ay kusang loob. At ini-aim mo, yung desire mo na ito ikakalago sa kongregasyon. Amen? So, hinikayat ko yung iba na nanonood na dapat magbalik tayo. Amen? Magbigay tayo ng ating mga tithes and offering sa ating churches. Amen?